Hi, welcome to Talian Life in the Philippines. And ito ako ngayon naghahanda para sa pagpasok namin sa school. And naghahanda ko ng baon ko. Yan, nilagay ko sa baon. Tada! Wala siyang ulam. So, nagluto naman ako corned beef and ano lang, binigay ko na lang sa kapatid ko kina pang almusal niya yan, pang ulam niya din sa school para di na siya gumastos. Na yan, nililinis yung bag ko kasi sobrang ano, sobrang tawag doon, makata ganun. Basta yung ganun, yung magulo, yung bag ko, kaya inayos ko muna siya. Yan. Yun tela na nakita nyo, is, ano yan, ipibigay ko yun sa manahiay kasi yan zipper and ano sa bra kasi magpapatay ako ng uniform ko and gusto ko siya maging highway. So, kasi sa gumastos ako ng tela at mga pang-lock, yung bra is pang-lock yan, and then yung zipper, kinuha ko lang sa mga damit, yung sa mga shorts na di na naggamit para makatipid ako kasi yung baon ko kula pa. And, ano yun, mindset, ganon. So, yan, nire-ready ko siya kasi ibibigay ko siya mamaya. Para yung ibabayad ko na lang is konti lang para lang sa pagpapatahi. Kasi di ako marunong magtahi, kaya pinatahi ko na lang. Tapos ako na lang yung nag-provide mga things. And yan is actually, ganin lang din yan. Mga tinatago-tago lang yan dito. Yung nagamit naman. So, ayan. Hinanda ko yung mga kailangan ko sa school. Mask, ano, ball pens, ganon. Mga notebooks. Wala pa ako masyadong notebook kasi wala pang budget para doon. So, isang notebook lang din nalang ako and isang papel. Isang pad ng papel kasi yun ang madalas gamitin. Sa isang notebook, sa lahat ng subjects is, yun na lang yung tawag doon. Doon na lang ako susulat lahat. Tapos, ano ko na lang. Lilipat ko na lang sa pag may notebook na ako. Yan, sobrang late ng bag ko. Hindi siya kasha lahat. So, hindi pa ako bumibili. So, yan yung bag ni Dudong. Yan. Ito yung bag ni Dudong. And, meron ko siya kasi ilalagay ko yung baon niya. Yan, kutsara, ganun. Yan, nagtitinod na rin. Kaya nilagay ko na lang. Tapos, ano, baon niya ako. Si Nanay yung yan, mga gamit niya, school. Siya lang yung inunahan ng pambili, nagbili ng mga gamit kasi siya yung mas makilangan nun. Ako, okay na naman sa akin, tiis-tiis ng kote lang naman. Sabi niya, so ayan, binabalot ko ng panyo kasi walang plastic. Sabi niya kasi baka matapon, so pinalot na lang ng panyo. And, yun na nga. Lagi ko siya sa bagay, and ready na, nagbibis pa kasi siya. Ako, nanda ko lang makailangan while naghihintay sa kanya. Ayan. Mag-boots lang. Ay, sorry. Magsusot pa ako ng boots kasi wala pa akong shoes. Kaya boots na lang muna. Wala pong budget doon. So, ay, sorry. Nakita. Ayan. So, ayan na nga yung outfit ko. Yan yung uniform namin. Thank you sa nag-sponsor. Ate May nila. Ate Marife, thank you so much. Ayan yung... Yan. Shirt ko, Lord. Takita, ante, ganun. Pilang siya yan ni Mama eh, bago siya pumunta ng Cebu. Ayan. Sukulay-sukulay lang, ganun. Sorry. Ako na lang siya ulit. Basta yung nakalimutan ko tawag. So, yun, nare-record ko lang, nakalimutan ko tawag dun. Rinasuklay ko yung buho ko kasi mahangin pag nakasakay ng motor or ng tricycle. Sobrang hangin. Pagdating ko sa school, pag di ko yung tinali or nilipitan, magulo. Kaya, ayan, serious ako dyan, serious. Serious muna tayo mga guys. Yan, suklay. Ikli lang yung buhok ko eh. So, ngayon na talaga ako nakapag-uniform kasi dapat matagal na. And kasi wala pa ako necktie. So, ayun. Ang pangit kasi niya pag walang necktie. Sobrang plain lang. So, hindi ko muna magka-necktie. And nagka-necktie lang ako. Actually, yung uniform ko, di ko na lang yung palda, binili ko yan 300. And then yung upper, kram tawag dun sa, may mara parang second hand na siya ba kasi patapatahi ako mahal. Kaya nilian ko lang ganun parang sa kanang
pinsan niya ng kaibigan ko. Tapos ano yun? Sabi ko sa kanya, maghanap siya ng mga nag-estudyante sa SNI na college siya ngayon. Tapos may uniform pa kasi bibiling ko na lang yung uniform nila. And okay na naman siya, para naman siyang bago. Actually, di lang yung uniform ko. Yeah. Slacks pa at short sleeve. Maganda yung uniform ng school ko ngayon. Bet ko siya kaso. Yun naman. So, ayan. Ayan yung bag ko. Happy yarn. Ayan bag ko. Suot-suot. Paalis na kasi kami. Ayan. Itang yung bag ko. So, pero okay naman yan. Worth of 350 lang. Paalis na kami. So, ayan. Nga pala si Dudong. Ayan. Sa amin ulit ako bago alis pala. Yun talaga ako, mahilig ako magsalamin kasi ayan yung off. Yan yun na yung form ako pag naka, ano. Ayan, pose-pose muna tayo saglit kasi di pa tapos si Dudong. So, ayan. Itatang si Dudong asa yung sito sapatos niya. Pasya siya na kayo sa, ano, sa kata kasi bang laba lang ako. Kanina lang yung kinuha sa sampayan. And ayan. Yun na, babuto na kami na school. Cool, papunta kami sa tawag doon sa Muto. Kasi doon kami maghihintay ng doon kami hinihintay ng titimon. Kasi kung dyan kami sasakay sa bahay hanggang punta school, mahirap na yung agyan dyan kasi pasaka siya. So, yan yung outfit niya. White shoes yung gamit niya. Black slacks. Actually, di naman yan masya. Di naman yung slacks. Wala siya slacks. So, mga ano yung hinirap lang na niya na tawag doon pants. Sa pinsa namin si Milag. Kumabayan eh, kaso okay na yun. Di naman halata. O, ayan. Wala pa kasi siya ang polo. So, kasi yung polo niya maliliit na. So, yan na lang muna. Pero pwede naman yan. Ano lang. Tsagaan na lang muna. So, ayan yung si Tito Imon. Naghihintay siya dyan. Siya yung tagahati sa amin sa school. So, ayan nga. Biyahe lang. Medyo hirap pa kasi mahirap talaga daanan. Ayan yung tanawin dun sa Mutomalap. Ayan, para punta sa ano. Pero mahirap, pero bidyo-bidyo lang tayo. Pasensya na kung medyo magulo. Kasi ano kasi yung daanan eh. Ano to, Rocky Road, ganun. Ayan. Kung si Dudong, sa Dudong, magkaiba kami ng school ni Dudong. So, Dudong, yatig niya sa dati kong school. So, pareho lang kami ng school ni Dudong. Ba't lumipat ako? Kasi walang strand na yung dun sa school namin. So, lumipat ako ng school. Siya, grade 10 pala naman siya. So, dyan na naman siya sa tulang para malapit. Pero kung gusto niya mag-yums or anong gusto niya strand, pwede naman siya lumipat. Gas and TV lang kasi yung available sa school namin dati. Kaya napalipat ako. Kaya medyo lumayo yung school ko sa bayan pag ganun. Sensya na kayo kasi medyo magulo talaga yung video. Ayan. Hindi ko na lang sasabihin ko. Ayan. Nito na kami ilakong. Medyo malayo pa kami dun sa kalsada. Ayan, malapit na. Nito kami latibet. Malapit na. Yan din yung mga estudyante pa dito. Yan na lang yung individual ko kasi sila lang yung nauna na yung iba. Yung mga kasabay pala kami dito yung pinakamahirap na daan. Bukod dun sa isa. Kasi Rocky Road talaga dito. Ayan, napahinto pa nga. Hindi ko liko. Hala. Ayan, tada. Pagdating dyan, okay na yung daanan. Kasi medyo patag na. So, ayan nga guys. Andito na ako sa tricycle. Natid na namin si Dudong. Hindi ko lang natidjuan. And hinatid lang ako ng ni Tito Emon dun sa sakay ng mga tricycle. So, ayun, nakapagsakay na ako. Medyo, kasi dalawang biyahe talaga ako. Kasi pag nang motor, walang, ano lang, gas.
malayo yun. So, andito na. So, natitricycle na lang ako kasi 20 yung pamasahe. Kesa sa magmotor malayo, mabilis maubos yung gas. Kaya nagpapatid na lang sa sakayan na tricycle para mabilis. Kaya papunta ako ng school, medyo malayo talaga yun. Yan yung mga, pareho same school ko din yan sila. Basta pa, yung mga makasulubong namin mga estudyante, papunta niya sa school ni Dudo sa Tulang. So, yun nga guys, andito na ako sa school namin. Yung school kasi namin is katabi ng simbahan ng Katoliko. So, yun, simbahan ng Katoliko. And, ayan. Ayan yung, ay, medyo magulo, pasensya. So, yung cellphone ko bawal sa loob. Kaya, iniiwan ko sa, ano, sinasurrender ko sa guard namin kasi may taga-collecta. Kaya, hindi ako makakapag-video sa loob. So, ayun na guys, pa-uwi na ako kay kakalabas ko lang galing sa school and naghihintay lang ako ng sasakyan. So, yun na nga, ngayon ako lang pa-video ulit kasi bawal sa loob, sinarinig yourself ko sa gate. So, don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. And thank you for watching guys. I hope you enjoy my little video and I hope na hindi kayo magsawa sa pag-suporta sa amin and sa